Yo, what's up? This is Coach Nico of Pasig City. Nandito tayo ngayon sa Pasig Fitness Gym. October 2, Monday, push workout tayo. Kasama natin yung client ko, si Marik. So, first workout, face pull. So, gamit lang tayo ng two fingers para lang mapainit natin yung joints, especially yung rotator cuff, kasi puro push workout tayo ngayon. Shoutout nga pala sa JFit, napaka-solid na shirt nila. So iba yung tela niya, so pwede siyang pamporma. So ngayon ginagamit ko siya to keep my body warm para mamaya mas efficient yung big movements natin. So ayun, push day tayo ngayon. Nandito tayo sa primary movement, incline, dumbbell, bench press. So sa push day ko kasi, sa mga nagtatanong, magkasama yung shoulder and chest kasi synergistic movement siya eh. So, depende na lang kung anong araw ko ipaprioritize yung chest or yung delts. So, let's go. Warm-up set, warm-up exercise. Since nag-warm-up routine kami for rotator cuff, mas stable kami mag-press, walang sumasakit sa delts. Kasi iba nakakaramdam ng impingement sa delts. Pero hindi nila alam kasi weak or hindi ganun ka-stable yung rotator cuff nila. So, keep the health of your rotator cuff all the time. Push or pull. Exercise natin is iso incline chest press machine. So this one, hindi nyo na kailangan i-stabilize yung weight or yung resistance towards dun sa muscle na hinihit nyo. So since medyo fatigue na, medyo mabigat yung set na ginawa namin, so ito, mas bibigatan namin pero lesser effort for stability para mas ma-maximize yung pag-hit dun sa primary movement. Sa mga nagtatanong, si Marik nga pala, 40 years old na siya. So last year lang siya nag-start ng bodybuilding journey niya. So ngayon, nagtatrack na siya ng food, calories, even workout. Sobrang consistent. Sumasama lagi sa gym tayo. So para sa mga nagsasabi, may mga edad na raw sila. For this, kakamali kayo. Call center, bro. Call center. Night shift pa yan. Call center, graveyard. Mabaing dumating. Si Maying, siya yung nag-champion ng Nobis bikini nung Batang Hipe Classic. Next, she'll be joining Young Slayer Natural Bikini and Open Bikini. So, November 4, abangan nyo. So, ang tip ko naman dito sa cable crossover, make sure yung muscles na naka-attach dun sa pectoralis nyo, especially dun sa sternum, papunta dito. So, kailangan may stretch siya. Then mag-shorten. Kasi yun yung movement nun eh. So from insertion to origin, may stretch. Then contraction. Shoulder workout, more on raises kami. Since push workout din si Maying, so sasabay kami sa kanya sa certain exercises. Bikini champ, next in line, kay Myra. Myra, sunod tayo. So yung gagawin namin dito is 3 angles of raises. So para ma-hit na lahat ng angles ng shoulders. Side raises, hindi na siya tricep.
isang set ng side raise, isang set ng dumbbell upright row, pati isang set ng dumbbell front raises. Hindi na siya tri-set. Tigay isang set siya pero max weight. Since fatigue na, ang goal is ma-perform lang siya ng magandang form. Guys, sa mga nagsisimula o sa mga struggle na ma-develop yung shoulders, masasuggest ko, keep the health of your shoulders. Kasi hindi mo mapapalaki yung isang muscle group kung damaged siya or may iniinda ka. So, importante pa rin, syempre, yung health niya, yung movement. Yung strength, kung saan darating yun, as long as na natitrain, nafe-feed mo siya ng maayos, maayos na recovery. Tapos, yung health, yung range of motion, mobility. Sana hindi mawala yun. Kasi pag nagka-damage yung shoulders niya, dami maapektuhan eh, like back, chest, and shoulder movement. So, di ba, mahirapan kayong mag-progress. Magre-regress kayo ng malaki. So, train smart, always. Ginawa namin kanina ng tri-set, ng 2 set. Gagawin naman naman siya ng tig-isang set na may maximum weight na kaya namin. Tig-isang set lang. Paggagawa kayo ng isolateral movement, lagi niyong uunahin yung weak side niyo. Especially kung right-handed kayo, unahin niyo yung left. Bakit? Una sa lahat, buo yung energy, pati syempre, central nervous system. Abisado ng katawan nyo na mas better kayo mag-perform sa strong side. So hanggat fresh yung strength, hindi pa pagod, unahin nyo yung weak side. Yun lang. So balik kami sa press. Since na-hit naman namin yung anterior delts sa mga raises and heavy pushes ng chest, dito parang supplementary push na lang para mag-fatigue. Then after nito, triceps na kami. So, kasi synergistic, ano siya eh, synergistic muscle. So, pag winwork mo, yung isang muscle helping. Pag yung isa naman, ang primary mover mo, yung opposite naman yung magiging helping niya. So, worth it siya pag sabayin. So, isang recovery lang. Kaya yung iba, nagkakaroon ng injury along the way ng prep. Kasi isipin mo, sasagadin nila ng chest workout, tapos bukas shoulder workout. Redundant yun para sa shoulder joint. Kaya nangyari, di pa nagre-recover yung ligaments at tendons, malala yung wear and tear. Kung gagawin nyo man yung ganung bro split, make sure merong proper interval na naka-recover na para mas efficient yung movement nyo. Tsaka healthy pa rin. Last set. So, 3 working sets na kami dito. Wala na kaming warm-up. Since mainit na siya eh, walang sense kung i-warm-up namin. Redundant sa press movement. Yan na mali ng iba. Halos lahat ng exercise, meron silang warm-up set. So, anong nangyayari? Nauubos yung energy nila sa warm-up. Kaya nga warm-up set eh. Para makuha nyo lang yung movement ng joints. Eh, kung nag-perform na kayo ng may ganong movement ng joints, tapos mag-move kayo sa next exercise with same movement of joints and muscle na involved, para sa inyong warm-up set. Kung napapansin nyo, simula first workout hanggang last workout, hindi kami nagda-drop ng weight, ng plates, ng dumbbells, kasi ganun yung culture dito. So yung bantay, strict siya sa ganun. So na-adapt namin, kahit sa ibang gym kami mapunta, ganun na rin, which is for the betterment naman, bakit hindi? Sana lahat ng gym owner or gym attendant, ganun. Kasi nasa culture ng gym eh, kung nakasanayan na ganun yung mga tao sa gym, pag may bagong dumating, ganun din gagawin. Wala na. Talagang ubusan. No stone unturned. 9 weeks out, let's go. So ito, last exercise namin for triceps is dips machine para sa triceps. So fatigue na yung ano namin eh, push muscles, yung chest at saka shoulders. So ito, synergistic muscle, triceps pa rin. Ito, ino-optimize na lang namin yung movement and energy para after nito makakain na.
sa mga aspiring athletes, yung mga athletes na talaga, kung gusto nyo ma-experience yung solid na show, men's physique and bikini, so ito na yung inaabangan nyo, Young Slayer November 4, brought you by Supplement Hub and JFit. So dito, fair judgment, fair judging, maraming prizes and giveaways ng JFit Apparel and Supplement Hub. Siyempre, isponsoran din ng Supplement Hub sa Asia Grand Prix, yung mag-overall sa open category. Let's support! Let's go! Maraming salamat sa inyo. Sana may natutunan kayo sa araw na ito. October 2, Monday. Abangan niyo yung susunod na vlog namin. Maraming kababalaghan na mangyayari. So, road to Taiwan. So, may mga makakasama tayo sa mga susunod na vlogs natin. At marami pang informative na ibibigay para sa inyo. Don't forget to subscribe, share, and comment sa Supplement Hub YouTube channel.